ang Special Action Force ng PNP na kung tawagin ay mga pilingtauhan o elite force dahil sila ang sumasagupa sa ilang mga pinakamahihirap na operasyon na konektado sa pambansang seguridad. At ang soft troopers bilang mga operatiba ay kailangang manatiling laging alerto at handa. Pero may mga pangyayari na ang isang soft trooper ay sumusulpot na lang mula sa mga anino dahil sa kanyang natatanging katapangan at pagsasakripisyo sa taas at lampas sa tawag ng tungkulin at sa lahat ng mga posibilidad at magtagumpay na naaayon sa tradisyon ng Special Action Force. Kaya't ating alamin ang kwento ng isang magiting na miyembro ng Special Action Force na pinarangalan ng pinakamataas na parangal, ang Medal for Valor, para sa pagtatanggol sa bayan ng Siocon sa lalawigan ng Zamboanga del Norte. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Police Officer 1 Jamaron Sandag, na edad 30 taong gulang noon, ay ang kauna-unahan na soft trooper na ginawaran ng Medal for Valor, ang pinakamataas na parangal para sa katapangan na naipagkakaloob ng Philippine National Police sa mga uniformadong tauhan. Ang tanong, paano nasali sa labanan si PO1 Sandag? Ito ay isang halimbawa ng mga ironic twist na tila nagpabago sa buong kasaysayan ng SAF. Lumaki si PO1 Sandag na inidolo niya ang kanyang ama na dating commander ng isang unit ng Civilian Home Defense Force o CHDF noon sa Zamboanga. Isa siyang miyembro ng tribong sama sa nasabing lalawigan. Sina PO1 Sandag at ang kanyang ama ay isa ang paniniwala na ang tradisyon ng pagiging isang pulis ay dapat igalang upang laging may nagpoprotekta sa kanilang pamilya. Ang ama ni PO1 Jamaron Sandag ay isang mabangis na mandirigma mismo na naging dahilan ng pagkasawi ng isang commander ng rebelding MA noon sa isa sa kanilang anti-insurgency na operasyon. Para maipagiganti ang pagkasawi ng rebelding commander na ito, noong 1990, nagsampa ng kaso ang kamag-anak ng rebelde ng kasong pagpatay laban sa nakababatang Sandag, na noon ay 13 taong gulang pa lamang sa pag-uudyok ng isang karibal na pamilya. Gayunpaman, ang kanyang ama ang naging inspirasyon niya, kaya't hindi niya hinayaan na maapektuhan ng mga paghihiganti sa pagpatay ang pangarap niyang maging isang pulis. Pinatatag ng mga salita ng kanyang ama na siya mismo ay magiging pulis at sa kaalamang hindi sila gagawa ng anumang masama. Nakapagtapos si PO1 Sandag ng kursong Criminology sa Zamboanga City noong 1998 at pumunta ng Maynila upang hanapin ang kanyang pangarap. Para makasurvive, pumasok siya sa iba't ibang mga trabaho, kasama na ang pagtatrabaho bilang isang security guard sa Green Hills sa loob ng 6 na buwan bago magtrabaho bilang isang janitor sa Special Action Force. Hanggang noong 2002, naipasa niya ang Criminology Board Exam at pagkatapos noon ay kaagad na sumali sa Special Action Force at sumailalim sa mahigpit na 6 na buwang pagsasanay sa Commando. Noong si PO1 Sandag ay sinangganap na soft trooper commando, nang lumabas ang warrant of arrest sa kanya noong 2003, siya ay nakulong sa Siocon Police Station ng maraming buwan. Hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari sa kanyang kaso. Habang siya ay nakakulong at naghihintay sa kahinatnan ng kanyang kaso, noong May nang biglaang may 150 armadong kasapi ng MI at ang kinatatakutang ASG ang sumalakay sa bayan ng Siocon. Unang inatake ang tanggapan ng alkalde ng mga rocket-propelled grenade at pinagbabaril nila ang merkado publiko ng bayan. Dito nasubok at ipinakita ni PO1 Sandag ang kanyang pagiging well-trained soft commando. Habang ang mga rebelde ay pumasok sa istasyon ng pulisya na may hangaring patayin ang lahat ng mga pulis sa loob at sunugin ang buong building, si PO1 Sandag ay nasa kanyang selda sa oras na iyon at walang nagawa upang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mainit na putok
mula sa mga rebelde. Nang gumapang malapit sa kanya ang isang subatang pulis, tinawag ito ni PO1 Sandag at inalok ang kanyang sarili na tumulong sa pakikipaglaban at palabasin siya mula sa kanyang selda. Ang SAF trooper na si Sandag ay kinuha ang isang M16 rifle at pinaputukan ang mga umatakeng rebelde sa loob ng istasyon na ikinasugat ng dalawang rebelde. Hindi lang iyon ang kanyang ginawa. Tumakbo siya palabas upang paputukan ang iba pang mga rebelde na nagsisilbi bilang mga bantay. Kinuha niya ang isa pang baril ng mga nasawing rebelde at mahigit sa 30 kargadong magasin. At dahil sa kanyang likas na kasanayan sa pakikipaglaban at ang pagiging SAF commando, nagpalipat-lipat siya ng pwesto patungo sa isa pa habang pinapaputukan ang mga rebelde. Matagumpay niyang naligtasan ang pagbaril sa kanya ng mga kalaban at natulungan ang iba pang mga natitirang pulis sa istasyon na mag-hold the ground at magdepensa. Kahit na tinamaan siya sa ulo, si PO1 Sandag ay pinilit pa rin niyang makipaglaban hanggang sa dumating ang mga reinforcement at kalaunan ay naitaboy at umatras ang mga rebelde. Ang pag-atake sa bayan ng Siocon ay nag-iwan ng isang kakilabot na tanawin. 25 tao ang nasawi, kabilang ang 6 na pulis at 10 hindi kilalang mga rebelding MI at maraming pinsala sa publiko at pribadong pag-aari. Gayunpaman, ang istasyon ng pulisya ng Siocon ay digaanong napinsala. Karamihan sa mga pulis na nakaligtas sa istasyon ng pulisya ay hindi na nagawang lumaban dahil sa kanilang mga tinamong sugat. Ngunit si PO1 Sandag, ang mandirigmang komando, ay nadepensahan ang kampo kasama ang iba pang natitirang mga pulis. Kung hindi dahil sa kaso na ibinintang kay PO1 Sandag at kung hindi dahil sa pagkaantala ng order para siya ay mapalaya matapos na maibasura ang mga kaso sa kanya, ay hindi sana niya nailigtas at natulungan ang istasyon ng pulisya ng Siocon sa kamay ng mga rebelde. Sa isa sa mga hindi inaasahan na nagpabago sa kasaysayan ng SAF, hindi sinasadya na magsakripisyo si PO1 Sandag ng maraming buwan sa kulungan hanggang sa maibalik niya ang tunay at hindi nakikitang kamay ng kapalaran. Sa katangian ng kababaang loob ng SAF trooper, inaasahan lang niya na ang kanyang gantimpala ay makatulong na maipakita sa buong bansa na marami pa rin mga pulis na nananatiling nakatuon sa kanilang tungkulin at ipagkipagsapalaran ang kanilang buhay upang maprotektahan ang mga inosenteng sibilyan. Ang tibay ng kanyang pagkatao na nabuo sa patnubay ng kanyang ama bago pa siya sumali sa SAF ay nagsilbing inspirasyon upang mapahusay at mapanatili ang kanyang galing na nakamit bilang isang SAF komando. Si Police Officer 1 Jamaron Sandag ay isang SAF trooper, hindi basta mandirigma lamang at hindi lamang pinarangalan ng Medal for Valor, kundi isang halimbawa ng isang maalamat na mandirigma. Ano ang masasabi mo sa kwento na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin. At muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.